Hello everyone! Welcome to our YouTube channel! Hello, hello, hello! So guys, as you can see, ang likod namin ay ang aming mini kitchen. Kasi nga, di ba gaya na nabanggit namin, sa studio kami nakatira, so maliit lang talaga yung space niya. For practicality reasons. So ito yung kitchen side namin, so bakit kami naman nandito ngayon? So ngayon, mag-share kami ng simple recipe. Kasi nagtatry kami mag-shift na kanang. Hindi naman fully kami magiging vegan or vegetarian. Kaya lang, itatry namin. Ewan namin kung aming maitatawid yung pagkain lang ng veg at saka palitan yung meat ng tofu. So, yun, nakapag-grocery na si Babsi. So, i-share namin yung recipe. Ano nga yung lulutuin natin? Ang lulutuin natin ay... Niya pala. Pakbet. Pinakbet. But using tofu instead of meat. Meat na pork. Yun. So, kung gusto nyo malaman kung paano namin yung lutuin ito, o ni Babsi, please watch till the end of this video. Hindi ka na, dito lang, oh. Okay guys, so ngayon ay ipapakita ko na yung mga ingredients na gagamitin sa pagluto ng pinakbet using tofu. Pero siya talaga yung nagluluto sa amin. So ipapakita ko lang, so ito yung ingredients. Prepare niya na actually. So ito yung tofu, then ito na yung na-chop niyang onions. Tapos ito yung cube. Anong cube to daddy na gagamitin? Pork cube. Okay. And then, meron na kaming chopped tomatoes. Ready na. And then, chopped na eggplant. Okay. Meron din kaming chopped na ampalaya. Ito ba ay na ano na, yung natanggal na yung paet? Nakababad yan, bali. Okay. Binababad sa salt. Okay. And then, masarap siyang gumawa guys ng ano, pinakbet. And then, ito ay sitaw. And then, ito hindi ako kumakain ito masyado, pero okra. At syempre, ang papalinaw ng mata, kalabasa. And then, syempre, ang ginagamit namin ay, hindi namin ni-endorse, pero ito yung ginagamit namin na bagoong, ay ang Barrio Fiesta. Tapos guys, para nga mas healthy, hindi kami gumagamit yung mantika na ngayon, vegetable oil ba yun? Ang ginagamit namin ay virgin coconut oil. Yan, para mas healthy. Okay, so let's start! Guys, let's start! So, ako talaga magluluto. Kala mo ko yun. Kasi kailangan siya yung mag-film eh. So, ngayon, gaya na sinabi ko kanina, virgin coconut oil ang gagamitin namin. So, ang first daw na kailangan kong gawin, sabi ni Babsi, ay prituin muna yung mga tokwa. Okay. So, kasi ba ito? Hindi. So, I need to get a spoon. Tinatunaw ko lang muna yung virgin coconut oil. Enough lang. Hindi ako cook, guys. Pero, paiinitin lang muna natin siya. Para prituin ang tokwa. Bago,
Kasi itong kalan eh. Paano kung malalaman kung ito mainit na? Pag nagsisimmer na na yung ano, no? Yes. At saka madali siyang mag-init kasi ano yan eh. Thermal. Ano nga ito? Yung heat induction ano ito, diba? Oh, yes. Yan ay... Parang hindi ko pa narinig yung pag-simmer. Pero since nakakamay na siya, pwede na. Okay na yun. So, pwede ko nang start. So, guys, pwede ko na daw start yung paglalagay ng tokwa kasi pipituhin muna natin siya. Oh, mainit na nga. Kailangan ko na bang hinaan? Yes. Teka mo. 100. Done. Reduce? Yeah. 100. That's okay. Ako kasi prefer to guys sa tofu. Toasted siya talaga. So, muna natin ginagawa dyan. Pinapatoast muna natin yung tofu kasi siya yung gagamitin natin as meat. Replacement sa meat. Yes. Instead na pork ang gagamitin natin, tofu ang gagamitin natin. So, okay lang yan. Tignan mo lang muna. Okay. So, let's just wait para maging toasted na yung tofu. Okay, so yun guys, tapos nang prutuhin ng tokwa, toasted na siya, but not much kasi maluluto pa naman siya kasama ng ibang ingredients. Now, start na tayo sa pag-saute ng ibang vegetables. So, again, on, and then, hands, okay, again, virgin coconut oil ang gagamitin natin. Konti lang, I think, para hindi ganong mamantika itong ating... Kasi yung iba guys na nagluluto ng mga vegetarian na food, actually water ang ginagamit nila pang saute eh, para talagang sobrang healthy. So ngayon, hindi na kami mag... may gamit ng bawang, diretso na kami sa sibuyas. So, igisa lang natin siya until mag-caramelize. Bulol ang sikutin. Yan. Ang bango ng amoy. Ang bango talaga ng amoy ng sibuyas pag ginigisa. Okay. And then, isusunod ko na to. Ito kasi matigas, kaya unahin na natin. Lagyan ba yung water? A little? Yes, lalagyan natin ng konting tubig. Konting water. Lalagyan lang natin ng konting water. Bango.
Lagay na natin yung sitaw. So ngayon, hayaan lang muna natin mag simmer ulit siya para lumambot muna bago natin i-continue yung paglalagay ng iba pang vegetable na hindi naman ganun katigas. Okay, later ulit! Okay guys, so as you can see, ayan, medyo malambot na yung ano, yung kalabasa, yung sitaw. So, idadagdag na natin ngayon yung iba pang ingredients. So, ilagay na natin itong ampalaya. Okay. Set aside. And then, yung okra. Then, itong eggplant. Okay. Halo-halo ulit. So guys, nandiyan na si Babsy. Siya may hawak camera. Actually, ginaguide niya ako sa pagluto. Okay. And then, ilalagay na yung bagoong. Siyempre, ito talaga yung pampalasa namin sa aming version ng tofu pinakbet. Okay. So mamaya guys, ihahalo na natin last yung tofu at saka tomato. Later ulit. So ayan guys. Okay na ang itsura niya sa ngayon, no? At siya actually, natikman na namin. So, okay na siya. Dadagdagan na lang natin nung Norna pork cube. So, actually ako, prefer ko ang gulay na hindi sobrang lambot. Yun ang nakakain ko. Pag medyo-medyo crunchy pa siya. Okay, so ilagay na natin to. Side. Kailangan lang siya. Magpadagdag lasa. Then, since malambot na siya, ito na yung last natin, yung tomato. So, alam ko maraming ways ng pagluto at maraming version ng pinakbet eh. Ito lang ay ang Babsy's version na sinishare namin sa inyo. At healthy siya kasi nga tofu ang ginamit. Okay. So last na, ilalagay ko na itong tofu. Thank you.
Amoy pa lang talaga, sobrang sarap na nito. Kasi, di ba, ganun yun eh. Pag yung amoy mo sa pagkain masarap, most likely masarap talaga ang lasa. So, isa sa papalang trivia guys. Bago ko kainin ng pagkain, inaamoy ko muna. So, hindi naman ako nagkamali. Pag ang amoy ko nga masarap, masarap nga yung food. Okay. Okay, so later ulit sa pagsalin sa lagayan. Okay guys, so Babs is back. So dahil tapos na namin lutuin ang tofu pinakbet. At eto na nga siya. Wait lang. Ayan. Actually, natikman na namin ito guys eh. Ang sarap. So, bukas, instead of rice, ay, ano? Quinoa. Quinoa ang, I mean, almusal. Almusal with this one. So, yun ang breakfast namin. So, yun! Mamaya, may papakitaan pa sila ng shot ng video nito, no? Yes. Mamaya. So, yun guys, yun lang aming short video para sa pag-share ng recipe at pagluluto nitong aming version of tofu pinakbet. Mm-hmm. So guys, kung meron kayong gusto i-suggest na ipaluto sa amin, itatry namin yon. Especially pag ma-squeeze in namin sa aming schedule. So, send nyo lang yung mga request ninyo at tatry namin lutuin. So, sa at magpapasalamat din nga pala kami sa mga bago pa naming subscribers tsaka sa mga, ayan, sa aming mga bagong followers sa Instagram and then sa aming Facebook page at sa continuous support ng mga sa ano natin no sa Facebook page na nakakatuwa silang lahat. Hello talaga. Maraming salamat, nakikita namin yun, hindi man namin lahat laging nare-replyan or nare-like or napupusuan. Guaranteed lahat naman po namin yun ay nababasa lahat. Wala yes. naman kaming naminis. Yes. At maraming salamat talaga. Sobrang natutuwa kami. Please continue to support us. Laging pakishare lang po Babs and Kuting Vlogs at ang iba pa namin social media platforms. So yun, at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please do Babs and Kuting Vlogs. Okay, please like, share, and subscribe. At Babsy, don't forget to click that notification icon para meron kayong Update sa aming mga bagong video. So yun lang po. So until then, bye!